Hi everyone, this is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa preliminary competition ng Miss Grand International for 2022. Ano ang reaction natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon. Reaction dito sa naganap nga na preliminary competition ng Miss Grand International for 2023. Alam naman natin, ang Miss Grand ay talaga namang pasabog lagi. So, hindi na bago sa atin yan. Yung kanilang entablado, sobrang ganda. Yung kanilang stage talaga na napakalaki na halos singali na yung mga kandidata sa sobrang laki ng entablado. Pero ito kasi yung chance ng kandidata na maipakita nila yung bawat eksena nila sa bawat galawan nila sa mga pinapakita nila, di ba? So, ito din yung chance ng kandidata na masilip natin yung caliber ba siya o hindi. Sino ba talaga yung magaling pagdating sa emotan? Sino ba talaga yung magaling sa eksenahan? Ganon. So, kaya ganyan kalaki yung entablado nila. And then, yung lighting naman, okay naman. Yung host naman, si Roberta pa din. At saka si Cham, na talaga naman alam natin na consistent sila pagdating sa pag-host. Panalo naman itong si Roberta sa kanyang job. Good job siya. And then, ganun din si Cham. Talagang masasabi ko, maganda ang combination nilang dalawa. Meron silang chemistry na tinatawag, di ba? And then, syempre, nagsimula ang competition dito sa evening gown competition. Actually, ayoko talaga ng evening gown. Nabuboyd talaga ako sa evening gown. Yung alam mo yon, yung parang, at titignan ko lang naman dyan sa evening gown kung maganda ba yung suot niya, kung paano niya pa ito dinadala, bumabagay ba sa kanya, fit ba sa kanya yung gown niya, at saka bumagay ba yung kulay. So, yun yung importante sa akin sa gown. Syempre, sa gown, marami mga kandidata na maganda ang gown pero hindi naman bumagay sa kanila. Meron naman mga gown na simplihan lang pero ang gandang tignan pagdating sa entablado, yung tipong kumabog. At marami din dito na ina-expect ko yung mga front runners, sila yung magpapasabog ng bonggang-bongga pagdating sa mga eksena. Pero na-surprise ako kasi parang wala silang pasabog na ginawa. Parang yung mga front runner, hindi ko nakita na nag-shine sila ng bonggang-bongga. Marami nag-shine pero hindi mga front runner. And then, nandoon din yung mga eksena ng mga pawings ng mga gown nila. Nakakaloka. It's too much. Nagmumukha silang Sailor Moon doon sa entablado na iba't ibang kulay. Nakakaloka. Tapos sabay-sabay pa sa kabugan pa sila sa pag-eksena ng mga wings nila. So, ako para sa akin, yung Miss Grand ngayon, parang yung mga kandidata, sa totoo lang, parang nagkalat sila sa stage. Parang ang kalat nila, hindi sila yung pulido ba sa mga galawan nila, ang messy tignan, sa totoo lang. Hindi katulad nung nakaraan taon na talaga naman masasabi mo, bukod doon sa maraming eksena yung mga girls, ay talagang kumakabog pa ang mga girls ng bonggang-bongga. Ni wala nga naka-achieve doon sa eksena ni Miss Brazil nung nakaraan taon. Kahit nga si Miss Brazil this year, hindi nga na-achieve yung kung ano yung na-achieve ni Miss Brazil noong nakaraan taon. Iba pa rin talaga si Isabella pagdating sa eksena sa entablado noong nakaraan taon. At hindi lang, yung marami talagang kandidata noong nakaraan taon na pasabog ang eksena nila dito, ito parang nag-downgrade sila. Di ba? Yung mga kandidata, parang wala lang. So, yon. So, isa sa mga nagustuhan kong gown, syempre, bongga para sa akin si Angola. Ayoko lang ng kulay ng gown niya, pero kung paano niya dalhin yung gown sa entablado, in fairness naman, sobrang bongga. Nagustuhan ko. Maganda sana yung gown ni Angola, ni Argentina, na masasabi ko, oy, ang bongga ng gown na, pero hindi ganong kabongga yung lakad niya, hindi ganong kabongga yung presentation niya. So Australia naman maganda din, maganda yung ayos, pero ganun din, may kulang lang na something talaga sa kanyang
But kung papansinin mo, siguro si Australia mas gumanda siya ngayong preliminary. And then lumutang talaga yung beauty na meron siya. Yung gown naman niya, okay naman sa akin. Yung cut, okay din. Ito yung masasabi ko na pwedeng dark horse sa competition. Kasi ang ganda ng gown, in fairness. Kung makakapasok siya sa semifinals, hindi ako magtataka. Maganda yung ipinakita niya sa presentation niya. Yung gown, purple and yellow, kung hindi ako nagkakamali, di ba? And then, si Miss Grand Belgium, maganda din. Gusto ko yung ayos ni Miss Grand. Napaka-sophisticated ng dating. And then, mararamdaman mo na parang laban na laban si Miss Grand Belgium. And then, maganda din si Bornain Agaw Eksena. So, yon sa pagpapakilala niya. Pero ang ganda ng makeup niya doon sa evening gown. So, yon. Grabe din ang eksena ni Miss Cambodia. So, si Miss Cambodia halos makitaan mo na ng singit sa sobrang grabe at taas ng kanyang sobrang naloka ako sa totoo lang. Si Miss Grand Canada, gusto ko rin si Miss Grand Canada. Nakita mo din yung beauty niya, lutang. Ito naman si Colombia, masyado naman pilit na pilit yung eksena niya dito sa evening gown. Masyado siyang yung parang masyado niya nang pinupush yung sarili niya, pero alam niya sa totoo lang na wala yung ganda niya. Kung ikukumpara mo yung mga first round ng laban nila, tapos dito sa kung kailan yung importante, dito nalamon siya ng bonggang-bongge. Nawala talaga yung kinang niya, sa totoo lang si Colombia, para sa akin ha. And then, kinabog pa siya ni Costa Rica. Yes, si Costa Rica, mas nag-shine pa. Kasi nagmukhang anti talaga dito si Colombia, promise. And then, si Czech Republic, ang ganda din ni Czech Republic. Yung sama-sama silang apat, lamon na lamon sila ni Czech Republic sa beauty. And then, fresh overload naman si Dominican Republic. Yung lumabas, grabe. Panalo ang eksena ni Dominican Republic. Talagang shine like a diamond star. Isa siya sa mga nagustuhan ko pagdating sa evening gown. Si Dominican Republic. Kasi grabe talaga. Panalo yung beauty. Fresh overload. Yung alam mo yun, yung parang relax na relax siya. Tapos parang nakatulog siya ng 8 hours. And then si Miss Grand Guatemala. Iba din ang ipinakita. Bongga din. Si Honduras. Nang gulat din sa evening gown. Panalo din yung orahan niya. And then, parang nawalan ng ganda si Miss Indonesia doon sa evening gown. Napansin ninyo? Parang nagkulang siya sa kinang. So, hindi ko masyadong bet. And then, si Miss Japan, oy, winner ang emote ni Miss Japan ha, panalo. Ang ganda din ng kanyang green gown. In fairness, yung eksena niya, execution niya dun sa entablado, winner na winner para sa akin. Si Miss Laos, nako, panalo din si Miss Laos. Yung performance niya, sobrang anlinis, plakado, kaya para sa akin, nagustuhan ko siya. Gusto ko din yung ganda ni Netherlands, no? Nagmumura din yung ganda ni Netherlands kanina. In fairness, talagang pak, winner. Panalo din sa si Paraguay. Nang gulat si Paraguay kasi sanay tayo na maigsi yung buhok ni Paraguay. Pero to change her beauty, talagang nag-extension siya. And then bumagay sa kanya yung extension. Bumagay sa kanya yung yellow gown. And talagang masasabi ko, oy, ang ganda ni Paraguay dito. Si Peru, isa din to, grabe. Si Paraguay, si Peru, talagang, oh my God, ex-senadora sila. Sobrang winner si Peru, yung lumabas sa evening gown. Sobrang nagustuhan ko yung bawat eksena niya. Talagang masasabi ko, my God, laban na laban si Peru. In fairness, stunning si Peru at saka si Paraguay. And then, syempre, si Philippines nagulat ako sa kanya. Actually, maganda naman si Nikki. Ayun na lang talaga yung masasabi ko. Yung gown niya, hindi ko masyado type yung kulay, masyadong strong sa entablado. Pero kasi parang ang ginawa nila dito, technique nila to para mas mapansin. Kasi siya lang yata yung gumamit ng ganong klaseng kulay. Hindi ko lang alam kung sa akin lang to. Pusha pink, di ba, na may pagka-purple, na may halong purple. Hindi ko alam kung sa akin lang to ha. Parang nag-matured siyang tignan doon sa evening gown. Sa totoo lang, mas nakita ko yung maturity ng face niya. Pero, nanodoon pa rin, kapag tititigan mo pa rin talaga ng lumalabas pa rin yung ganda. Pero kasi nalalamon siya, yung ganda niya nalalamon ng gown. Tapos, hindi sila nagmamatch
masyado. Ewan ko kung sa akin, ayun kasi yung tingin ko. Tapos parang mas nabawasan yung beauty niya. Siguro mas maganda kung gumamit siya ng ibang kulay. Like yung mga color green, yellow green na medyo may pagka-light lang. Ito kasi ang tapang ng damit. Ang tapang ng kulay ng damit pagkatapos nagmukha siyang matured. So siguro mas maganda kung light pink yung ginamit nila more than dun sa fuchsia pink na ang strong tignan nung gown, tapos parang nakakain yung beauty niya. Ayun yung napansin ko. Nagulat lang ako kasi unexpected ko na ganyang kulay yung gagamitin niya. Sabi ko nga, wag na lang magputi, wag lang magitim. Diyos ko naman, nag-pink naman ang bonggang-bongga na ang sakit sa mata. Yung kumbaga parang ang tapang kasi ng pagka-pink. So siguro mas maganda kung nag-yellow na lang siya or kaya medyo color gold, mga ganon, or green. I think much better. More than dito sa gown. Kaya wala na tayong magagawa. Ito na yung inilaban niya, di ba? So next is, syempre si Thailand. Nakakaloka si Thailand. Pang Viva Max yun dating talaga. So, na-overacting siya doon sa pag-emote-emote. Parang hindi na magandang tingnan. Maganda yung mukha, pero hindi ko gusto yung eksena niya. Plus, hindi ko rin gusto yung ina-achieve niya. Kung ano yung na-achieve niya noong Miss Grand Thailand na pagkaganon ng gown niya, talagang sabay-sabay lang. Eto, kasi paghagis niyang ganon, pumulupot sa kanya ng bonggang-bongga. Nakulan na lang, matakpan siya. Diba? So, yun, natakpan siya eh. So, kulan na lang nga, lamunin siya nung gown niya eh. Nakakaloka kasi yung eksena niya. Parang na-over na siya sa eksena. Nahalatang laban na laban. Maganda sana yung gown eh. Maganda yung cut eh. E di sana hinayaan niya na lang maging floating yon. Kesa naman yung nag-achieve pa siya ng pagganong gano'n na nakakaloka. Sa Vietnam, maganda yung details ng gown. Panalo. Parang feeling ko ang expensive at pinagandaan ng bonggang-bongga. Si Myanmar, grabe si Myanmar ha, si Mimi. Talagang umimote ng bonggang-bongga. Stunning yung ayos, ang ganda ng gown. Talagang napaka-elegante. So parang feeling ko ang layo na mararating ni Myanmar. Si USA, Diyos ko, hindi rin nagpakabog si USA. Talagang sabi ko, oh my God, grabe. Sa gown, sino ba yung mga pasok sa banga dyan? Siyempre si Angola, si Belgium, Canada. Si Canada na surprise ako sa kanya. Colombia, Czech Republic, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Indonesia, Japan, Laos, Ireland. Si Ireland, surprising din. Si Mexico, na-surprise din ako sa galawan ni Mexico. Si Myanmar, Netherlands. Si Netherlands, kamuti ka ng matalisod kanina. Panama, talagang panalo din. Paraguay, Peru. Ayan, sila yung mga talagang stunning. Philippines, Puerto Rico, Russia, Thailand, si Ukraine. Ang ganda din yung Ukraine kanina ha, sa kani Russia. And then, USA, Venezuela, Vietnam, si Uzbekistan. Medyo naloka ako sa performance niya dun sa evening gown. Parang demerit para sa akin kasi parang binakla niya ng bonggang-bongga tapos parang wala na sa ayos. Parang feeling ko kalat yung performance. Ang ganda sana ng gown kung in-emote niyo yun ng, alam mo yun, na with sophisticated yung dating. Plus, naloka ako kasi yung pagbukas niyang ganun, wow, winner, di ba? Kung tutuusin, sabi ko, ang ganda ng gown neto, sobrang panalo. Si Nigeria, okay lang yung galawan, pero hindi ko masyado bet. Si Netherlands, ay nako, ang ganda ni Netherlands. And then si Panama, Paraguay, Peru, na talaga namang masasabi ko, iba din si Paraguay at saka si Peru talaga. And Puerto Rico. So yon, sila yung mga nagustuhan ko sa evening gown. Pagdating naman sa swimsuit, ayun, sa swimsuit medyo naloka ako dito. Unexpected, sumakit yung ulo ko. Hindi ko alam dahil hindi ko gusto yung kulay ng swimsuit nila, yung cut ng swimsuit. Parang mas gusto ko yung two-piece, ganon. Pero syempre, wala tayong magagawa. Ito na yun eh. Pinakita na nila yung kanilang eksena dito sa swimsuit round. Sa swimsuit round, ang bongga ng music, pero naloka ako doon sa ikalawang music kasi dalawang music, di ba? Saka yung facing ng camera, medyo naguguluhan ako kasi parang sa sobrang laki ng entablado, yung ibang girls na uubusan ng eksena. So yon, saka grabe ha. But syempre walang tatalo kay
Miss Angola. Lalo na yung gumanon siya. Oh my God, gustong-gusto ko yun. Very unique, very ang landi-landi ni Angola na panalo talaga yung galawan niya. In fairness talaga kay Angola. Performance level talaga siya dito sa swimsuit round. At naloka talaga ako sa kanya ng bonggang-bongga. Gusto ko si Angola, ang landi-landi. Gusto ko rin si Canada. Actually, nahirapan i-achieve ng mga girls yung nagawa ni Angola na opening. Kasi naman, si Angola naman kasi to the highest level. So, yung mga girls na sumunod sa kanya, medyo nahirapan. At hindi nila ma-achieve yung energy na ipinigay ni Angola. Kaya parang naligwak talaga sila. Pag tinibdan mo, parang, ay, hindi, yung nawalan ka ng gana sa kanila at hindi mo sila mapili. Pero nakabawi talaga si Canada. Brazil, magaling din si Brazil. Czech Republic, yes, yung beauty na meron siya, gusto ko. Dominican Republic, ang ganda ng pasarela, ang linis-linis. Actually, dito sa swimsuit, piling-pili lang eh. Sa sobrang dami nila, pero piling-pili lang talaga yung nag-shine kanina. And then Costa Rica, oy, gusto ko din si Ghana. Si Ghana panalo din yung eksena. Ang ganda ng details ng kanyang pasarela. In fairness, si Honduras. Si India, okay din naman. Si India kasi yung sinundan niya, medyo hindi ganun kagaling magpasarela. Kaya pagdating sa kanya, talaga naman mag-shine talaga si India. Si Indonesia, okay din yung banat kanina. Si Japan, gusto ko din si Japan. Si Laos, syempre, ando dyan din pagdating na sa letter P, talagang buhay na. Kasi si Mexico, si Myanmar, okay naman yung mga eksena nila. Pero pagdating kay Netherlands, si Netherlands ganda talaga, no? Kaya lang kanina kamutikan na rin siya matalisod dun sa ano. Panama, winner. Nigeria, okay yung galawan. Peru, Paraguay, okay din. And then, tawag dito, sino pa ba? Si, andito kasi siya eh. Si Guatemala, si Philippines, ang naloka lang ako kay Philippines kasi parang nag-expect ako ng more. Maganda sana yung pasok niya. Sa totoo lang ha, si Philippines ha. Pagpasok ni Philippines, ang ganda na nung ano niya, yung intro niya eh. Kasi nagsigawan na yung mga tao, plus nakita mo talaga yung beauty niya. Pero, yung bubuelo na siya, yung naglalakad na siya, talagang kulang siya sa energy. Kulang talaga sa power, guys. Naloka talaga ako. Tapos, akala ko, bumelo kasi siya eh. So, akala ko, ibibigay niya na ng todo. Wale. So, yun. So, medyo nakulangan talaga ako sa kanya. Mahina talaga yung kanyang pasarela. Kahit sabihin pa natin na maganda yung mukha niya, pero performance talaga, wale talaga. Wala naman siyang pinakita doon pasarela. Ang ipinakita niya doon ay yung beautiful face niya. So yun, tatlong beses, close up siya, close up dito, and close up, and then iniwanan na siya ng camera. So yun, so hindi mo makita kasi yung pasarela sa kanya. At parang wala siyang ginagawa talaga na parang, alam mo yun, ang lumanay lang ng lakad. Na akala ko nga, dito, pagpasok niya kasi, sabi ko, wow, may energy. So, yung naglakad na siya, so parang tinamad na siya. Tapos, akala ko, bubuelo, kasi huminto sa gitna. So, akala ko, eto na, dito na siya babanat. No, wala siyang ginawa. So, akala ko, tatumbling na nga eh. So, nanghinayang ako, sayang yung opportunity na ang haba ng stage, ang laki ng stage. Tapos, yung ibinibigay mong energy, hindi ganun kapalo. So, yun. Real talk lang ha. Ang swerte natin dito pag nakalusot to sa top 20. So, pag nakalusot to sa top 20 dahil siguro sa ganda, ayun. Pero performance, sabi ko sa'yo, pagdating ng top 20, lalamunin siya ng mga kandidata na magagaling sa pasarela. And then, si Puerto Rico panalo din yung kanyang pasarela. Si Peru, grabe. So, sabi ko nga eh, ano bang mahirap sa maglakad na katulad ng ginagawa ni Peru na talagang ramdam mo yung energy niya hanggang sa natapos yung competition. Hindi mo naman kailangan dun talaga yung velocity na alam mo yun, yung parang palong-palo ka. So, ang kailangan mo dun, maipakita mo yung character mo sa
swimsuit. Ang ganda ng mukha mo. Ang dami mo pwedeng gawin na character dyan. Pwede mong ganun yung buhok. Pwede mong ganunin yung buhok mo. Iganun mo yung buhok mo. And then, pwede kang rumampa ng bonggang-bongga na alam mo yun. Pumose. And then, umikot ka na ganun. Paano? Kasi limited lang din yung alam ni Nikki pagdating sa pasarela. Puro ganun lang talaga yung na-adapt niya sa pagtuturo ni Ian. Kaya parang, sabi ko nga, sayang. Kasi dito kasi dapat sa Miss Grand, dapat tinuturo din to yung bilis ng lakad. Kasi syempre mabilisan, lalo na yung music nila. Kapag nagtuturo ka ng pasarela, huwag kang magtuturo doon sa gusto mo lang mangyari. Dapat meron ding yung galawan talaga na masasabi mo na kaya niyang pumalo, lalo na pag mabibilisan na yung mga music. Ang ganda ng music na napatapat sa kanya, ayun yung tipong talagang pwede kang mag-emote ng bonggang-bongga, pero wala, hindi niya nagawa. So, nag-expect pa naman sana ako ng medyo, sabi ko baka magpasabog, pero wala naman palang ipuputok. Yun na pala yun. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Anyway, so yun. So, punta tayo sa iba. Panalo si Thailand, panalo din yung galawan. Ukraine, okay din sa akin. Si USA, syempre hindi nagpakabog si USA. Sabi ko nga si USA, tingnan mo yung buhok ni USA sa kabuhok niya, parehas sila. Pero nandoon yung makikita mo pag humarap sa camera, makikita mo talaga yung energy, yung lande. Ayun kasi yung wala, kulang sa lande. And then sa Venezuela, sa Vietnam, hindi pa rin nagpakabog. Kahit nga si Netherlands, tinan mo nga si Netherlands, buti nga si Netherlands may eksena, di ba? Nagpaikot-ikot doon ng bonggang-bongga. Si Mexico, I love the walk kung paano siya rumampa. Diyos ko, si Paraguay bumibigay din ng todo-todo. Ay nako, so sabi ko nga sa inyo, marami namang kandidata talaga na magagaling. So kulang yung top 20 para sa mga kandidata. So let's see, malaman natin kung sino ang napili nilang top 20. But in fairness naman, at the end of the story, yung kabuuan ng show ay panalo naman. So medyo naloka lang ako doon sa performance talaga ng ibang girls na parang ang kalat lang tignan kasi hindi pulido siguro yung galawan. So yun, so mabilis kasi yung music, dapat mabilis din yung galaw mo. So may iwanan ka kasi ng camera kung mabagal ka talaga. So kayo ba, ano ba ang nakita ninyo sa mga galawan ng mga girls dito? Kanino ang nagustuhan ninyo? And then kanino yung talagang masasabi mo, oh my God, pwedeng siya ang manalo dito? And ano naman ang masasabi nyo sa galawan ni Nikki De Mora dito sa competition ng preliminary competition ng Miss Grand International? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Tulad nga ng sinabi ko, ang reaction ko dito ay naloka ako ng bonggang-bongga. Bumaba yung energy ko. Charot! So yun. So guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi kang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa ganda. At sa kanya. Basta guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.